So, ito po sir ang remote. So, ganito po ang paggamit. So, pag binuksan niyo po yung remote, ito po ang power. Ayan po. Tapos, kailangan po ito. Ito po ay GPS switch. Kung gusto nyo indoor, i-ganon nyo po. Switch nyo po pa ganon, makita nyo mawala yung icon ng GPS dito. Pag indoor lang po yun. Pero, kapag ang outdoor po kayo, dito po, ayun, makita nyo may icon na. So, ito pong zero po na yan, yan po yung GPS signal. Okay? So, kailangan po niya nasa 8 pataas. So, wag po, hindi po yan, wag ka po kayo papalipad nang wala pong 8 pataas yan. Para hindi po magalaw ang drone nyo. Kasi pag wala po, magalaw po ang drone nyo, hindi po siya stable. Okay? So, pag indoor po, kiselect nyo po dito, pero hindi po siya stable. Medyo gagalaw-galaw po siyang ganun. So, kontrolin nyo para umakma sa gusto nyo mong posisyon. Pero kung naka-GPS po sa outdoor, nakaganyan, steady lang po yan, nakaganyan. At hindi nyo po kontrolin sa remote. Okay? So, ito po ang arm button yan. Pag pinindot nyo po ito, pindot nyo pong ganun yan, iikot na po yung LEC. Pero, hindi pa po siya lilipad. Okay? Tapos, kapag po pinindot nyo naman po ang button na to, mag-automatic take off na po siya. Or, pwede rin nyo pong dito nyo po itaas, lilipad po siyang ganun. Pero, hindi naman po siya to sobrang taas na taas. Huwag nyo lang po i-steady ng ganun. Yung joystick dito. So, ito pang pagbaba niya pa ganun. Okay? So, pagliko niya pa ganun, yun po yung pa ganun. Okay? So, ito po ang forward, backward, left, and right. So, ano po niyan? Paganoon. Forward, backward, left, right. Okay? So, ito pong headless mode, huwag nyo na pong galawin po siya. Huwag nyo po siya ilalagay dito. Mahihirapan po kayong kontrolin. Dito lang po lagi. Okay? So, ito po ang return to home button. So, pag pinindot nyo po ito, ito po ay return to home button. So, pag pinindot nyo po yung isang pindot, yung drone nyo kahit nasa malayo kusang babalik po sa tapat ninyo, pero kayo din po magla-landing. So pag pinindot nyo po yan uli, makakancel po yung return to home nya na tinatawag sa GPS po yan. So halimbawa malayo po ang narating ng drone nyo, tapos hindi nyo na makontrol kung saan papunta o ang orientation, so pindutin nyo lang po yan, babalik po sa yung drone nyo. Basta mayroon po siyang GPS count na 8 pataas. Okay? So, pag wala pong GPS count na 8 pataas or 0, hindi na po rin babalik. Okay? So, ito lang po ang camera. So, camera at video. So, push nyo lang po ng push and hold. So, ayun, tutunog po siya. Magkakaroon po siya ng video flash dito. Nagpa-flash po yung video niya. Ibig sabihin, nagre-record na po siya. So, pindutin nyo po ulit ng push and hold. So, unti-unti pong mawawala yung video flash nya. Ibig sabihin, stop recording na po. So, camera naman po, pag pindot nyo po, one time lang, isang shot na po kagad yun. Isang shot na po kagad. Isang shot na po kagad. Ganun po ang camera. Okay? So, paggamit ng remote control na ito. So, ang una nyo pong gagawin, bago po kayo magtalipad ng drone, una nyo pong ipapower, tandaan nyo po, una nyo pong ipapower yung drone. So, kailangan po, ikakabit nyo po yung battery dito. Yan, dyan. So, ganito po siya. Okay. Teka, baliktad. Yan. Yan. So, una nyo po ipapower yung drone. So, ayun. Nalagay nyo. Tapos, tutunog po yan. Sa kanya power to. Tapos hintayin nyo mo tumunog. Tutut. Ayun. Narinig nyo po. Tumunog. Pwede nyo po. Makikita nyo rin sa ilaw na ang ilaw po niya nagaganyan. Ibig sabihin, pwede nyo na po siyang i-calibrate. Kasi tumunog na po siya. At ang ilaw niya, ganyan na po siya. Okay? So, ang calibration po niyan, paganyan po. Ikot nyo lang po hanggang sa magkulay green lahat yung ilaw. Pag nagkulay green, so, tingnan po natin ang kulay. Ayan, kulay green na po lahat ng ilaw. So, pataas naman po siya pag kulay green na lahat ng ilaw. Ayan. Ayan yan. Tingnan nyo naman po mag red and yellow.
Ayun, nakita nyo po, biglang nag red and yellow. So, ibig sabihin po nyan, ready na po siyang maghintay ng GPS kung nasa outdoor po kayo. So, ang gyro, una pong yung gagawin, gyro calibration naman po kayo, pag ano po. Tapos, iilaw po yung kulay green. Ayan, nakita nyo po, nag-iilaw. Tapos, mag-steady, mawawala po yan. Ayan, nagbi-blink pa po siya, nagka-calibrate. So, pag tumigil na po yun, maghihintay na lang po kayo ng GPS signal. So, ano po ang GPS signal? Paano malalaman dito? Ayan po, yung 0 po na, kailangan mag 8 pataas. Sabi ko nga sa inyo, 8 pataas. Okay? So, ayan, pag nakaganyan po siya, na po siya, yung dilaw po na yan, magkukulay green po yan. So, pag nagkulay green po yan, ibig sabihin may GPS signal na kayo, ready to fly. Okay? Ready to fly kapag kulay green na po itong dalawa na to. Okay? So, nakita nyo po yan. So, pag pinindot ko po yung arm button na yan, kita nyo, under po yan. O, ayan, nakita nyo po. Isang pindot pa ulit, kung gusto nyo patayin, ayan, steady nyo lang po. Ayan, or kung ayaw mamatay, dito lang siya. Baba nyo lang siya sa remote. Okay? Ganun po. Thank you. At ito nga pala kung paano maglagay ng memory card. Ayun po, may kabitan po ng memory card yan. Ito po, ayun. Ayun, nakita nyo po yung SD slot na yun. Doon nyo po ikakabit yung memory card. So, dapat po, nakaformat po ang memory card nyo sa computer o laptop. Kaya hindi po siya babasahin kapag hindi po siya nakaformat. Okay? Kailangan po nakaformat para mag-record. Okay? Tapos, ayun po ang camera niya. So, steady lang po siya. Okay? Ganun lang po. Thank you. So, ayun na po ang drone. Tetest po natin kung lilipad siya. So, ito po ang button niya. Okay? Ayan po siya. So, naka-indoor po tayo. So, kailangan naka-nabito po siya ngayon. Yung switch niya. So, hindi na po kailangan mag-intay ng GPS signal. Yun nga lang, hindi po siya stable. Kailangan gagalaw-galaw niyo po to para lumipad. Ayan, makontrol. Ayan po. Nakita nyo? So far, ayan. Nagalaw-galaw po siya. Hindi po siya stable kasi kasi wala po siyang GPS dito sa loob ng bahay. So, pero pag sa outdoor po, pag naka-GPS po, stable po yan. So, ayan po. Nakita nyo, gumagana. Okay, working. So, pag ibababa nyo po siya, ibaba nyo lang po yung throttle. Ito po. Ito po. Pag ganun. Or dito. Dito sa pindot natin. Pindutin ko po ah. Ayun. O yan. Pusa na po siyang bumaba. Okay. Or dito nyo po siya. Or kung ayaw nyo po dito pindutin. Dito todo nyo lang po steady. Nababa na po yan. Okay.